10:39 a.m. po, mga kapuso. At ito pa rin ang eleksyon 2022. Nasa copy si John Sala ng GMA Regional TV 1, Western Visayas. May mga senior citizen daw na nahirapan bumoto dyan. John, ano ng latest? John? Patuloy pa rin ang pagboto dito sa Capiz National High School at meron nga kaninang mga senior citizen at persons with disability na medyo nahirapan dahil sa mga ipinapatupad na protocols. Bago kasi makapasok sa voting precinct, kailangan munang dumaan sa infirmary o inspection area para kumuha ng form at para sa contact tracing. Kaya lang merong mga senior citizen na dumediretso na sa kanilang mga voting precinct at pinapabalik nga sila sa infirmary para kumuha ng form. Meron nga tayong nakausap kanina ng senior citizen na sabi niya, mabuti nga raw, inakainom siya ng kanyang maintenance dahil daw sa haba ng kanyang ipinila. Meron din tayong nakausap na isang senior citizen na nag-undergo ng chemotherapy dahil isang cancer patient. At yun nga, kahit na mahirap daw ang kanyang sitwasyon, pinili pa rin niyang bumoto dahil nga daw makakatulong ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Meron din tayong nakausap na senior citizen kanina na sadly nag-overvote sa kanyang mga ibinoto sa senador. Automatic daw na hindi na na-count ang kanyang mga boto sa senator, ngunit hindi naman naapektuhan ang mga ibang votes niya sa ibang posisyon. Paalala ng COMELEC, lalo na sa mga senior citizen, kasi medyo mainit na ngayon, na kapag buboto sila sa kanilang mga polling precinct, dapat magdala sila ng payong at tubig para maiwasan ang dehydration at heat stroke. Meron ding mga na-experience dito sa Capiz National High School na abiriya sa VCM. As of this time, merong dalawang VCM na nagka-problema dito sa Capiz National High School. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, John Sala. Para sa eleksyon 2022, dapat totoo. John, kung ikukumpara mo yung eleksyon ngayon kumpara noong 2019, masasabi mo bang mas organized ngayon yung sistema dyan? Mas organized ngayon yung sitwasyon kasi... John, babalikan ka na lang namin mamaya. Maraming salamat kay John Sala ng GMA Regional TV 1, Western Visayas.